24 ng Hulyo taong 1890, isinilang si Guillermo Tolentino sa Malolos, Bulacan. Lumaki si Memong na saksi sa mga makasaysayang yugto ng bansang Pilipinas. Bagamat madalas ay napagkakamalang may sariling mundo, agad siyang kinakitaan ng angking husay sa paglilok at iskultura. Ilan sa kanyang mga unang nililok mula sa putik ay mga maliliit na kalabaw, kabayo, aso at iba pa. Inspirasyon ng dating gurong si Mrs. Borner, isang Thomasite na nagtulak kay Guillermo na tumungo sa Maynila upang duoy makipagsapalaran at magpakaalilangkanin sa kanyang tiyuhin. Aral sa Manila High School sa Intramuros sa umaga at sa UP School of Fine Arts sa Arhidalgo sa Quiapo sa gabi. Sa ilalim ni Vicente Rivera y Mir, namulat si Guillermo sa estilong klasikal at kung may unang patunay na impluensyang ito sa ating manlilikha, ito ang Grupo de Filipinos Ilustres. Yung ancestral house ng ama nandun doon sa Sapang Putik, merong malaking ganong kwadro na nakalagay doon yung Ilustres Pilipinos. Ano? Eh, kaya nung nag-aaral ako, paano nangyari kaya ito na na-assemble sa isang studio itong mga tao na ito? Months later, nalaman ko na yun ay gawa ni Guillermo Tolentino nung siya estudyante pa lang sa Fine Arts. Taong 1911, nang ginawa ni Tolentino ang Grupo de Filipinos Ilustres. Makikitang magkakatabi sa dibuhong ito ang mga dakilang bayani tulad nila Rizal, Bonifacio, Del Pilar at Luna. Naging tanyag ito matapos malathala sa mga periodiko. Dahil dito, humanga si Arkitekto Juan Arellano sa Bolaquenyong manlilikha. Ang pagkakaibigan nila ang nagbigay daan sa paggawa ni Tolentino ng pigati para sa Pamilya Palma na matatagpuan pa rin ngayon sa Manila North Cemetery. Sinundan ito ng mga relieve sa patsyada ng Casino Espanyol sa Taft Avenue, Maynila. Nang matapos sa kolehiyo si Tolentino noong 1915, siya ay tumungo sa Estados Unidos para mag-aral muli. Bilang pantustos, kinailangan niyang magtrabaho bilang isang waiter sa Creekside Cafe kung saan nakilala niya ang kalihim ng nooy Pangulo ng Estados Unidos na si Woodrow Wilson, isa sa mga hinahangaan niya dahil sa pagtataguyod nito ng kapayapaan. Tanda ng paghanga, nilikha ni Tolentino ang Pax o kapayapaan at inihandog sa nasabing Pangulo. Bilang pasasalamat naman, inirekomenda ni Wilson ang manlilikha sa negosyanteng si Bernard Baruch para maging scholar nito. Habang nasa Estados Unidos, naging apprentice din si Tolentino ni Gutzon Borglum, ang iskultor ng tanyag na Mount Rushmore National Memorial sa South Dakota. Itinuloy niya ang pagpapakadalubhasa ng estilong klasikal sa bansa kung saan ito ipinanganak, ang bansang Italia. Sa kabila ng ganitong paniniwala, hindi naging madali ang buhay sa Roma para kay Tolentino. Tila ba tulad kung paano naghirap noon si Marcello H. Del Pilar habang nasa Europa ito. Upang makaraos, pinakiusapan din niya ang mga kaibigan sa Pilipinas. Nagambaga ng mga ito ng salapi para ipadala sa kanya. Gayunpaman, naging mabunga ang 3 taong pag-aaral ni Tolentino sa bansang Italia. Nakuha niya ang pinakamataas na grado at ginawaran siya ng Licenciato del Corso Superior Linrero de Escultura sa Regio Instituto Superior de Belle Arti di Roma.
At ilan sa mga tanyag na obra ni Tolentino habang nasa Roma ay ang Saluto Romano at ang The Four Horsemen of the Apocalypse. Umuwi sa Pilipinas si Tolentino noong 1925. Taglay ang mga natutunan mula sa Estados Unidos at Europa, siya ay nagturo ng kursong fine arts sa UP ng sumunod na taon. Kasabay nito, nagbukas ang mas malawak na pintuan ng oportunidad para sa manliliga. Taong 1930, nang inilunsad ni Andres Luna de San Pedro, anak ni Juan Luna, ang isang patimpalak para sa magiging disenyo ng monumento ni Gat Andres Bonifacio. Bagamat katunggali sina arkitekto Juan Nakpil, nakamit ni Tolentino ang unang gantimpala para sa The Cry of Balintawak o Bonifacio Monument. Ang Bonifacio Monument ay isang makasining na paglalarawan ng himaksikan sa pamumuno ni Bonifacio. Ginamit sa paglilok ang pinakamataas na ekspresyon ng klasikal na estilo at sa pamamagitan nito ipinakita ng Bulakenyong manlilikha ang kanyang pagtangkilik sa nasaksiyang kasaysayan at pagpupugay sa buong pusong pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kasarinlan. Subalit hindi lamang galing at ang pagiging makabayan ni Tolentino ang pinutunayan ng Bonifacio Monument. Upang mabigyan ng hustisya ang kanyang paglilok sa ama ng himagsikan, humingi siya ng tulong sa kapatid ng Supremo na si Espiridiona Bonifacio para mapag-aralan ang eksaktong sukat ng katawan ng kapatid nito. Ayon sa mga naniniwala, ginamit ni Tolentino ang espiritismo upang makausap nila ang bayani. Then another thing that you guys will be very surprised is that Guillermo Tolentino was at the head of an espiritista group. And he operated Birhan, like the Fit Healer that we know later on when I was already in college, I mean older. And he told me that you should come back this Saturday. I will operate with my Birhan and I want you to witness my work. Sumapi si Tolentino sa Union Espiritista Cristiana de Filipinas at dito rin niya nakilala ang kanyang may bahay na si Paz Raimundo, anak ng dating Pangulo ng Samahan. Yung tinutuntungan ni Oblation, mga bato yun na kinolekta ni Guillermo Tolentino, sa lahat ng pulo, hindi naman siguro lahat, pero yung mga major na mga island, mga probinsya, mga lugar sa Pilipinas, no? Doon niya pinagpatong-patong yon at saka mula doon ay saka binuo yung oblation. Pero ang mahalaga pang isa doon, yung simbolismo nung katakataka. Yun yung halaman na nando doon sa paa noong oblation. Kasi ang katakataka, pag itinanim mo yung dahon, tutubo. Kaya ang simbolismo niya, yung mga mula sa mga bato na yon ay tutubo ang isang makabayan, ano, yung isang makabayan na kabataan. Ipinagawa ang The Oblation sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Rafael Palma, nooy Pangulo ng Universidad ng Pilipinas. At sa proseso ng paglikha, ilang mga bagay hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. So I was fortunate that I was able to ask Guillermo Tolentino. And I was so surprised because the model are two persons. One is his student who became his competitor, Professor Caido. Yes, yes, he was my teacher, si Caido. He was also a classical sculptor. So, and another model is the late Fernando Posignor. Ayon kay Ginoong Junyi, ang tangkad at proporsyon ng The Oblation ay hango sa katawan ni Fernando Posignor, habang ang pagkamatipuno ay batay naman sa katawan ni Caedo. Ngunit para naman kay Dr. Ruben Cañete, may akda ng sacrificial bodies, maaaring ang naging mga modelo nito ay sina Anastasio Caedo at Esteban Caedo para sa estruktura ng katawan at si Virgilio Raimundo naman bayaw ni Tolentino para sa taas at proportion nito. Subalit kaninong hubog man ibinatay ang likha,
hindi maikakaila ang nag-iimpluwensya ng The Oblation sa buhay ng mga tunay na nagmamahal sa bayan. Meaning of oblation is prayer. So sa prayer, so it has nothing to do with academic freedom. But through the years, through the activism period, oblation slowly became the symbol of academic freedom. Ayon sa kasaysayan, ang paglikha nito ay ibinatay sa pangalawang berso ng Mi Ultimo Adios ni Dr. C. Rizal. At hindi naman katakataka na gamitin ito na manlilika dahil tunay ang paghanga niya kay Gato C. Rizal at sa iba pang mga bayani. Dahil sa Bonifacio Monument, The Oblation at marami pang ibang likha niya, naging tila personifikasyon ng estilong klasikal si Guillermo Tolentino kasama ang dating kaklase sa UP School of Fine Arts na si Fernando Amorsolo, pambansang alagadan sining sa larangan ng pagpipinta. Subalit likas ang pagbabago, kung kaya't sa pag-usbong ng estilong moderno sa larangan ng paglililok, naging opisyal na tagapagsalita ng mga konserbatibo si Tolentino. So I met the old man. And I was introduced by Sir Billy. I called Napoleon Aboiba Sir Billy. So that was my first surprise in encountering the late Guillermo Tolentino. But then later on I realized that every time they met, he always criticized modern sculpture. Modern sculpture, tatayo ka lang dyan, bubutasan mo, you title it woman. Kalukuhan, parang mga ganon. But it was in a jest. And we have really a good afternoon. Ang kadalubasaan ni Guillermo Tolentino sa larangan ng paglilok ang nagbigay sa kanya ng napakaraming parangal. At bilang pagkilala sa natatanging galing sa larangan ng paglilok, iginawad sa kanya ang titulo ng pambansang alagad ng sining noong 12 ng Hunyo, taong 1973. Sayang nga lamang at hindi natuloy ang dapat sana'y isa sa pinakamalaking proyekto ni Tolentino, ang Commonwealth Triumphal Arch. Ito ay kinomisyon para gunitain ang inaugurasyon ng Commonwealth ng Pilipinas. Ipinakita nito ang konsepto ng bayanihan ng mga Pilipino. 3 taon pagkatapos hirangin bilang pabansang alagadan sining, pumanaw si Guillermo Tolentino noong 12 ng Hulyo, 1976, sa edad na 85. So ang aral ni Tolentino, yung palaging yung spirit na yun na pag-aalay ng sarili sa bayan, manatili. At yun magagawa sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan. Yung kanyang art, yung kanyang sining, hindi simpleng sining, kung hindi ekspresyon ng yung mga diwa na makabayan. At hindi lang yon, makasaysayan. At kung yun ay makakalimutan natin, ano mangyayari sa ating lipunan? Ano mangyayari sa mga kabataang pinag-alaya niya? Lumisan man sa mundong ibabaw, nananatiling buhay ang impluwensya ng Bulakenyong iskultor na nag-alay ng kanyang galing, oras at talino sa bayang pinakamamahal.